At welcome sa ating programang Pat Dubai sa Kalusugan. Makinig kayo palagi sa akin tuwing umaga, Monday up to Friday, 7:30 to 8, dito sa DWBL, 1242 kHz. Sa akin pong Facebook page, hanapin nyo ako, Pat Dubai sa Kalusugan. Ugalan nyo i-like at saka share kung merong gusto kayong mag-chat, meron kayong katanungan regarding sa personal health problem ninyo, at interesado kayo sa ating mga products, i-chat nyo na lang ako sa Pat Dubai sa Kalusugan page, no? Ganun din po sa aking YouTube channel, hanapin nyo yung pangalang Rose Alfonso, i-click nyo yung subscribe para panoorin nyo yung topic na gusto ninyo. Ako po si Ma'am Rose, isang health educator, member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Hindi po ako medical doctor, nagtapos ako ng Bachelor's of Education degree at nagpatuloy mag-aral ng public health at nagtapos ang natural medicine sa Jensen International Institute of Health kay Dr. Bernard Jensen sa Escondido, San Diego, California. Nag-attend din ako ng seminar about natural medicine sa Weimar Institute sa Sacramento, California and School of Alternative Medicine sa Palm Springs, California. Ang mga impormasyon na binibigay ko po sa inyo ay payo lamang. Huwag niyong kalimutan magpa-check up sa inyong doktor. Ano man sakit meron kayo, magpa-diagnose kayo at magpa-reseta kayo ng kanilang mga gamot na nababagay sa sakit natin. Iwasan natin ang self-medication. Prevention is better than cure. Sa akin po, pagkatapos yung nagpa-check up sa doktor, binigyan kayo ng gamot, lumabas na kayo sa ospital, yung home treatment, natural remedies, makadagdag sa madali nyong kagalingan. Yan po ang aking trabaho. Kaya tulad po ngayon, kaya sabi ko nga, meron tayong alam, we need education more than medication. Kailangan mo ng immediate action in case of emergency tulad ng na-stroke, na heart attack, di makahinga, na-aksidente, sukatae, nagdidiliryo, anong gagawin mo? Meron kayo nararamdaman, masakit sa katawan, nirarayuma ka, nilalagnat ka sa ulo mo. Anong natural remedies? Hindi naman kailangan mapunta ka agad sa doktor. Kailangan meron kang immediate action. Kaya kailangan meron kang alam tungkol sa natural medicine. Yung pong dahilan, sabi ko, magkaroon kayo ng natural remedies encyclopedia. Ito po yung libro na 11,000 na natural remedies ang tinuturo niya. Kaya lang ang mahal, 4,800. Pero kayang-kaya nyo yun, no? Meron 730 diseases ang kanyang topic. At meron tayong libro tungkol sa water therapy. Gamit ay hot and cold water. Ito po yung guide sa mabusting pag-aalaga sa pamagitan ng water therapy. Tsaka yung healing wonders of diet kung paano ang pagkain ay makatulong sa madali nating kagaling at saka yung ating Health and Home Magazine. Ito yung mga napapanahong references na gusto yung malaman kung ano yung mga kasalukuyan na research sa modern medicine ngayon. Tulad po ngayon, ang aking pong topic, alam nyo, ako po yung nagugulat, lahat na nagchat-chat sa akin ay puro hepatitis B patient. Ang dami. Hindi po ako magtataka, sabi ang Hepa B, ito ay chronic serious viral disease. Ito po yung viral disease, ito ay chronic and serious, apektado ang mga tao around the world, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. 350 million people living around the globe infected ng hepatitis B. Sa Amerika po lamang, ang nagsasuffer ng Hepa B ay 1.2 million. Di pa kasama sa mga Pilipino, no? Ang hepatitis, tulad na sabi ko, isang acute viral disease, apektado yung ating atay. Ang Hepa B ay tinitira niya ang ating liver. Pag ito po kasing hepatitis B, ina-attack niya yung healthy cells sa ating liver. Kaya pwede itong tumigas, pwede siya maging cirrhosis of the liver or cancer of the liver. Kaya ang sabi, ang hepatitis, the second most death-causing ailment. Maraming pharmaceutical ngayon, nasa process pa rin sila ng research and experimentation kung paano pagilingin at gamutin ang hepatitis. But sabi, unfortunately today, even after decade of scientific work,
wala pa pong effective drugs or medicine na makagamot sa Hepa B. Wala pa sabi. Pero huwag tayong maging hopeless. Meron mga certain natural remedies na makakatulong sa inyo. Ito ang sabi, ang virus na to pwedeng ma-eliminate mula sa katawan mo about 6 months. So mag-natural remedies ka about 6 months para yung Hepa virus ay matanggal sa dugo mo. Ang gamot sa Hepa B ay napakahirap, pero can be treated naturally. Sabi ko nga, it most damages the liver in the human body pag hindi mo ginamot on time. Ang Hepa B, isang uri ng virus, nagkukos ng serious infection sa atay mo. Pag hindi mo ginamot ang Hepa B, magkaroon ng chronic permanent failure ng liver function mo. Ito'y lethal disease. Pag sinabi mong lethal, ito po'y nakakapatay. Kaya ano po bang natural remedy sa hepatitis B? Unang-una, uminom ka ng carrot. Mag-i-carrot juice mo. Yung isang carrot, kung meron kang juicer, inom ka nun. Isang baso sa isang araw. Kung ano yung dami ng juice na nabaw, kalahating juice ng na natural na katas ng carrots, yun din ang dami ng tubig na inumin mo sa umaga. Ito po ay sabi, ito'y mayaman sa vitamin A. Ito'y sabi nga, hindi makakasurvive ang viruses sa vitamin A na dulot ng carrot juice para magkaroon ka ng better immune system para maiwasan mo ang infection o sakit na cancer sa atay. Kaya a glass of fresh carrots once a day hanggang mag-improve ang condition mo. Yan ang dapat mong gawin, ano? Pagkatapos, ang sabi din, mag-apple ka din. Mag-apple juice ka rin. Tulad na sabi kong Hepa B virus, aatakihin ang system mo. Kailangan huwag mong pahinain ang immune system mo. Kasi maraming mga platelets na ito po ay sinisira ng Hepa B. Diba? Kaya namamatay yung na dengue, nawala yung platelets nila. Ito po kasi ang nagpapaklat ng ating dugo. Kaya ito ang pinabababa ang platelets mo ng Hepa B virus. Parang dengue. So ngayon, napakahirap talaga. Kaya dapat ang immune system mo, ang defense mechanism mo, dapat malakas. Alam mo yung apple juice, yung totoong apple, igagawin mong juice, ito'y nakapagpapalakas ng immune system mo. Very effective para labanan mo ang Hepa B infestation. Kaya maaring 3 apple a day. Isang apple maga, tanghali, hapon, yan. Meron ka ng carrot juice sa umaga, may apple juice ka pa umaga, tanghali, hapon, no? At saka lagyan mo ng a few drops of lemon. Apple mo, lagyan mo a few drops of lemon para mag-get rid ka ng Hepa B completely. Ganon din po, ang garlic oil. Ang garlic oil, ito po ay mayroong special amino acid. Very effective para tirahin ang Hepa virus. Ito po yung effective natural remedy to get rid of Hepa B naturally. Meron kayong mabibili sa Patnubay sa halusugan ng Hepa ng garlic oil. Inom ka nun, one soap gel, 3 times a day. Every day, i-take mo to within 6 months, no? Kaya tulad po na sabi ko, ang Hepa B, ang atay mo pag infected ng Hepa B, tandaan mo ah, pag ang atay mo infected ng Hepa B, yung flow ng dugo sa atay mo ay nababawasan. Nagkukulang ka ng flow ng dugo sa yung atay pag infected ka ng Hepa B. Ngayon dapat palakasin mo yung rate ng blood circulation sa atay mo. Natural remedies, eto po yun. Mag-take ka ng vitamin C. Alam mo, ang vitamin C, importante yan sa iyong atay. Kasi yung vitamin C, nakaka-detoxify ng liver. Kaya yung pong, mabibili nyo yung vitamin C sa Patnubay sa Halusugan, 1,000 milligram yon. Pinipigilan ng vitamin C ang pagpasok ng Hepa virus
sa atay mo para patayin ang virus na yan. Ganon din po yung ating green tea. Alam mo yung green tea? Marami kayong ano, marami naririnig yun na yung green tea. Alam mo ang pag nagiinom kayo ng green tea, 1 to 2 cups daily, no? Daily, isa sa umaga, isa sa tanghali. Importante ito, isang habit mo mag-inom ka ng green tea. Makakatulong para mamatay yung HEPA virus na 'yon. Mag-inom ka rin ng tubig, kailangan 'wag kang dehydrated. Plenty of water, 'di ba? Sabi kong ganon. Kailangan kasi ang HEPA virus, ang kanyang ginagawa, yung pag-infected ka ng HEPA B, yung blood flow sa atay mo ay nababawasan. So ngayon, para mag-increase yung rate ng blood circulation sa liver mo, mag-inom ka ng carrot juice, mag-inom ka ng apple juice, and drink plenty of water. Magising mo sa umaga, 3 basong tubig na maliligam, at least makainom ka ng 3 liters of water a day para magkaroon ng good circulation ng dugo dun sa liver mo. Tapos meron kang garlic, di ba? Meron kang vitamin C. Importante yan. In tubig, malaki. At saka yung buto ng papaya. Di ba yung mga papaya, tinatapon lang natin. Yung buto ng papaya, isang kutsara nun, ilagay mo sa gitna ng dila mo, tapos lunukin mo sa isama ng tubig, 3 times a day yan. Ito yung meron siyang powerful enzyme para ma-improve ang digestive health and your liver function. Kaya ito po ay makakatulong po ito. Meron po kasi siyang enzyme na papain and ang chymopapain. Ito ay nakakatulong para sa kalusugan ng iyong atay. Importante, magpa-check up din kayo sa inyong mga doktor. Importante yan, ha? Huwag niyo pong pababayaan. Never na iinom ka ng kape at alak. Huwag kang manigarilyo. Ang pure blood dapat mag-flow sa atay mo para patayin yung virus. Tandaan mo, ang pure blood dapat mag-flow sa atay mo para patayin yung virus. Inom ka ng 3 activated charcoal, 3 kapsula ng charcoal, 3 hours after na maghapunan ka. Ito'y detoxification, ito'y isang medicinal removal ng toxin from the human body. Ang activated charcoal para ma-detoxify ang body mo. Ang activated charcoal, within 1 hour na nainom mo yan, very effective para matrap niya yung toxin at may chemical para ma-prevent na ma-absorb ng katawan mo. Kasi po, ang activated charcoal, meron siyang negative charge, nag-a-attract siya ng mga positive molecule of toxin. Kaya nare-reduce ang unwanted toxin yung para ma-flush out yung virus, HEPA virus sa katawan mo. Kaya ang charcoal, ito'y pan-detox, ito'y pang-cleansing. Tapos drink plenty of water para hindi na ulit ma-absorb ito ng katawan mo. Tandaan mo, ang HEPA B, ito'y serious condition, apektado ang liver mo. Pwedeng apektado, ang babantayan mo yung mata mo. Pagka po kasi nagkakaroon ka ng liver problem, naninilaw na yung mata mo. Kaya nga po, kasi nga po ang HEPA pwedeng acute at saka chronic. Tandaan nyo po, ang HEPA B, ito'y potentially life-threatening liver infection. Pwede kang mag-cause ng cirrhosis or liver cancer pag hindi mo inagapan ng hepatitis B mo. Pag-expose ka sa HEPA B na yan, talagang makikita nyo po very dark ang urine mo, madali kang mapagod, nagsusuka ka, may abdominal pain ka. Pero kung hindi mo nararamdaman yon, kahit na meron kang HEPA B, ligtas ka dahil malakas ang immune system mo. Alam mo, pag may HEPA B ka, ang sinasabi rin po ay mag-take kayo ng vitamin B complex. Ang vitamin B complex, no, ito'y for your optimized energy and metabolism of the body. Ang vitamin B complex, yung super B complex, it boosts the body's immunity, tumutulong para pagalingin ang symptoms ng HEPA B. Kaya nga po, ang HEPA B, para maiwasan mo ang pag-spread ng virus, para mag-promote ka ng new liver cell, ang katawan mo, binibigyan mo ng generous dosage sa super B complex.
Kaya po malaking tulong ito para ma-cure ka. Tandaan nyo po, pagka mababa ang super B complex mo at kailan nagbibilad ka sa araw, no, meron kang kahit na 20 minutes exposure sa init ng araw, ito yung makatulong sa madali mong kagalingan. Tandaan nyo po, ang HEPA B, wala pa pong gamot na natuklasan dyan. Wala pa. Ang pharmaceutical, wala pa. Decades na. Talagang wala pa. Pero huwag kang mag-hopeless. May natural remedy na mga tinuturo ko sa inyo na gawin po niyo. Charcoal, activated charcoal. Mag-take ang vitamin C. Mag-take ng garlic oil. Vitamin B complex. Tsaka yung mga juices na sinasabi kong carrot juice. Mga apple juice, gawin mo yan. At papaya, magkakain ka lagi ng papaya. Kumakain ka lagi ng gulay, prutas, gulay. Walang hipon, alimango, alimasag, tahong, talabapusit. Huwag kang kakain ng baboy. Huwag, iwasan mo yan. Walang alak, matulog ka maaga, bed rest. Pahinga, huwag kang magpapagod. Ang sobrang pagod, nakakapagpahina ng immune system. Tulad na sabi ko, ang vitamin C, protection against immune system deficiency. Ang pollution, nagpapahina ng ating immune system. Maruming hangin, maruming tubig, pagkain, ganon. Ang vitamin C, tumatakas ang production mo ng infection-fighting white blood cells, antibody. Tumatas ang interferon mo, ito'y antibody, para preventing the entry of viruses. At ang sabi po nga, ang ito pong vitamin C na to, ito'y powerful mula sa mga panlaban sa mga harmful molecule, tinatawag na free radical. Ito'y powerful antioxidant. Ang vitamin C, ito po ay sabi nga, itong mga free radical na to, pwedeng mag-cause ng damage sa ating mga body tissue na nagiging dahilan ng degenerative diseases. So ngayon, ang vitamin C, ginagamit ng ating katawan para labanan yung free radical to prevent cancer, pang-prevent ng katarata, glaucoma, at mga wrinkles sa ating balat at may iwasan ng panganib sa cardiovascular disease, no? So mag-take po kayo. Ganon din po yung ating lecithin, ito'y brain food para wag tayong maging ulyanin, makakalimutin, madaling mapagod, madaling magalit, matulog tayo maaga, anti-aging pa kasi ang taong makakalimutin, madali kang tumanda. Kaya senyales ng tao'y tumatanda, makakalimutin na. Eh para hindi ka tumanda, di wag kang makalimutin. Mag-take ka ng lecithin, isa sa umaga, isa sa gabi. Yung Super B Complex, ito'y combination ng different vitamins. Hindi ka madaling mapagod at saka hingalin. Pagka kayo po ay, ito po kasing vitamin B Complex, Super B Complex, kinoconvert yung food mo into cellular energy kasi pag kulang ka sa vitamin B Complex, bumababa ang red blood cells mo, yung nagdadala ng oxygen at nutrients sa katawan. Sa pagkulang ka ng nutrients, nandyan ang gagaling po yung madali kang mapagod, madali kang tumanda, madali kang nervyusin. Para suportahan ang normal function ng ating nervous system, anti-stress vitamins ang Super B Complex. Yung omega-3 fatty acid naman natin, meron kang problem sa digestive system mo, di ba? Constipated ka. Alam mo, ang constipation is the most common na neglected problem today. Alam nyo ba ang constipation, the mother of all diseases? Ang omega-3 fatty acid, ito po ay maganda sa constipation. Ito ay natural laxative. Kung nais po ninyo mag-regular ang bowel movement nyo, mawala yung mga pain, mga inflammation sa loob ng ating katawan, mag-take kayo ng omega-3 fatty acid. Pagkatapos po yung ating green tea, nais yung mag-lose ng weight, gusto yung pumayat, lumiit ang tiyan nyo, lumiit ang puso nyo, yung isang tea bag ng ating green tea, ilagay mo sa hot water, isang basong mainit na tubig. Ayaw yung nakababa doon. Tapos, dagdaga mo ng isang kutsarang tinadtad na luya, isang kutsarang tinadtad na yung turmeric, yung luyang dilaw. Tapos, ibabad mo doon. Pag medyo kaya ng inumin, inumin mo yon. Tapos, mag-exercise ka. Exercise ka ng mag-exercise ka ng 45 minutes, magpapawis ka. Alam mo, ang mangyayari nito is good for your, nare-reduce inflammation and helping fight cancer. Tsaka ito po, burning fat supplement yan. Fat burning supplement yan. It boosts your metabolic rate. Ang green tea, ito yung nakaka-boost ng metabolic rate sa short term.
nakakatulong para mag-lose ka ng weight. At sabi po ng pag-aaral, nakaka-decrease ng body fat, especially sa abdominal area mo. Very effective ito sa mga abdominal fat. Alam natin, abdominal fat ay dangerous sa health natin. Antioxidant ito, kung gusto nyong ma-reduce ang breast cancer, ang prostate cancer, colorectal cancer, ayon sa analysis, sa kanilang pag-aaral, ang green tea nakakatulong para maiwasan natin ang colorectal cancer. At saka ito pong green tea na to, napipigil yung growth ng bacteria at viruses like Hepa B, nakakalower ng pangarap sa infection at improvement din po ito ng ating weight, no? Mag-take po kayo. Ang isang tea bag po natin, isang bag na to, isang box nun ay 100 pieces ay 650 pesos lang po ito. Tsaka yung ating activated charcoal, ha? Malaking tulong ito, potent natural treatment para mag-trap ng toxin sa katawan mo. Malaking tulong na magagawa ito sa ating kalusugan. Tsaka yung ating ano, yung yung charcoal na yung pang-alis pa ng bad breath yan. No, nakakatulong po yan, pang-alis ng pagkalasing. Malaking tulong po ito. Ito yung Egyptian papyri around 1500 BC. Ginagamit na nila ang charcoal na pan-detox sa body, sa liver, sa kidney. Full body cleansing, poison detox, ang activated charcoal, malaking tulong ito. Pero samahan mo ng maraming tubig na iniinom para ma-eliminate mo sa body mo. Tsaka yung ating pong Sanchera oil, kapag patay ang kuko mo, lagyan mo ng Sanchera oil, tanggal. Pati yung kuto mo, mamamatay mga lisat kuto pag nilagay mo sa anit. Pati yung mga ano, yung di ka kakagatin ng lamok pag nag-massage ka ng Sanchera oil sa katawan. Lahat ng pain mo sa mga kalabnan mo, mga buto mo, polikat, varicose vein, pananakit ng katawan, sinisipon, inuubakan, di ka makahinga, langhapin mo lang ang Sanchera oil, malaking tulong ito. Available po ito sa ating sa Blumentritt. Paano kayo pupunta sa office natin, sa outlet natin? Sakay lang kayo ng LRT. Baba kayo ng Blumentritt LRT station. Pagbaba nyo, nasa kanto yung Lagman Building. Ang landmark, may 7-11. Nandun po yung ating security guard. At hanapin nyo po si Moss, si security. Hanapin nyo siya, sa kanya kayo bumili. Bubuksan niya yung office para mabili niyo yung product na gusto nyo. Pero every Friday po, 10 to 12, ako ay nasa Lagman Building para ako inyong makausap, para kayo ako ay mabigyan ko ng tulong para sa inyong kalusugan. Ano, inuulit ko po, ang mga merong mga hepatitis B ay kailangan kayo ay maging alert, no? Maging masunurin kayo. Patulog ka maaga, dapat regular ang bowel movement mo para mailabas mo yung Hepa virus sa katawan. Miihi ka, pinapawisan ka, at nagpupupo ka everyday at bed rest, nakakapagpahinga ka. Okay? Ugaliin po ninyong makinig palagi sa akin every morning, 7:30 to 8, Monday up to Friday, dito sa programang Patnubay sa Kalusugan. Hanapin niyo po ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-like nyo, i-share. Pwede kayo mag-chat doon. Hanapin nyo rin ako sa aking YouTube channel. Balik-balikan nyo po itong Hepa B. Merong part 1, may part ito, part 2 ito. Lahat ng topic ko, balik-balikan nyo po para matandaan nyo. Ang kagalingan ninyo depende sa inyong pag-iingat sa sarili nyo. 6 months po bago matanggal yung Hepa virus sa dugo mo ayon sa mga mananaliksik, no? Hanapin nyo ako sa aking YouTube channel. Hanapin yung pangalang Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe. And then hanapin nyo, pag na-click nyo na yung subscribe, lalabas lahat yung series ng lecture ko, more than 200, na hanapin nyo yung topic na gusto nyo. Bisitahin nyo po ako every Friday sa Lagman Building, 10 to 12, kung gusto nyo akong makausap at matignan ko yung mata nyo, malaman natin saan nanggagaling, bakit lumalala ang iyong karamdaman. Hindi po ako nagda-diagnose. Ang nagda-diagnose ang doktor, ang sa akin lang po, malaman natin bakit yung sabi ng doktor mo, diabetic ka, binigyan ka ng gamot para hindi ka pa rin gumagaling, eh malalaman natin sa mata mo kung bakit, ha? Libre naman po yung consultation at doon na rin kayo bumili ng ating product. Kung taga Bisaya, Mindanao kayo, pwede pong i-deliver ito through LBC, yung mga product na gusto ninyo. Okay, ngayon po ay dadako tayo sa Food for Thoughts, Leviticus chapter 19, verse 18.
huwag kayong maghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng iyong bayan, kundi ibigin niyo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, ako ang Panginoon. Ito po yung utos ng Panginoon. Ang Ten Commandments, nakasummarize dalawa. The first four commandments, love God. The last six commandments, love your fellow man. Alam mo, sa biyaya ng Panginoon, ang gusto po ng Panginoon na magkaroon ng special relationship ang mga tao. Kasi God created man in His own image. Pag sinabi mong nilikha niya ang Diyos ayon sa kanyang wangis, ano po ba yung wangis ng God? God is a God of love. Ang Diyos ay mapagbiyaya, ang Diyos mapagmahal, ang Diyos ay magpatawa. Dahil nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos, dapat yun ang gustong makita ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos na tayo mapaghiganti. Ayaw ng Diyos tayo mapagtanim ng sama ng loob. Ayaw ng Diyos na tayo nag-iisip ng laban sa ating kapwa. Kaya sabi ng Diyos sa Leviticus 19:18, huwag kayong maghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan. Ibig sabihin, sa mga circle of friends, sa iyong family, sa loob ng kasama mo sa church, sa mga kasama mo sa trabaho, sabi niya, huwag kayong magtanim laban sa bawat isa, kundi ibigin ninyo ang iyong kapwa na gaya ng inyong, paano mo minahal ang sarili mo, mahalin mo ang iyong kapwa. Ako ang Panginoon mo. Kasi pag ikaw ay naghihiganti, pinatay mo yung kapwa mo, parang pinatay mo na rin ang Diyos. O kaya, sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa tulad niyang sarili. Bawa yung sarili mo, nagda-drugs ka, miinom ka ng alak, sinisira mo yung katawan mo. So, sinisira mo ang Diyos dahil ako ang Panginoon, sabi niya ganon. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng peaceful, special relationship. Diba, bawat presidente, sabi niya, peace, kapayapaan lagi ang gusto. Alam niyo, pag sinasabi sa picture, walkie, diba, walkie naman, diba, lagi tayo nagsasign ng peace, kapayapaan sa society, sa lipunan, para tayo magkaroon tayo ng peaceful society, para ma-maintain ang kapayapaan, kailangan daw po ay sa mga surroundings natin, magpatuloy ang mga blessing na patanggap natin sa Diyos, ang kanyang special command, dapat natin sundin. Ito po yung Christian heritage. Ang Christian heritage o yung pamana natin bilang isang Kristiyano, the basis of law from the guiding principle of God, and love yourself. Kaya sabi po sa Leviticus 19, verse 18, huwag yung kalimutan ito. Sabi niyang ganun, huwag kayong maghihiganti o magtatanim laban sa anak ng iyong bayan. Kundi, ibigin ninyo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili, ako ang Panginoon. Kaya nga po, kayo pong mga nakikinig sa akin sa radyo, nanonood sa Facebook, sa kailangan po para i-maintain natin ang kapayapaan sa ating bansa. Walang nakawan, walang patayan. Eh, kahapon, nakita ko sa TV, pinatay niya ng 25 na saksak. Alam dahilan lang, may utang lang daw ng 750 pesos, hindi siya binayaran, dahil lasing siya, nung nahimasmasan siya, humihingi siya ng tawad, parang mo siya patatawarin doon sa ginawa niya. So, sabi nga, to prevent itong ganitong sitwasyon sa buhay natin, sabi niya, huwag tayong maghihiganti at magtatanim laban para maiwasan natin ang paggawa ng masama sa ating kapwa. Magandang maga po, ako ay nagpapaalam na, nawa ang pagpapala, patnubay at gabay ng Panginoon, siya sumatin sa buong magapon. Magandang umaga po sa inyong lahat.